huling laban na po ng torneo. Kaya must win na talaga kung gustong mag-champion. Yan po ang sitwasyon ni Grandmaster Wesley So sa ginaganap po na Superbet Chess Classic Romania 2023. Lamang po kasi ng 0.5 sa kanya si Fabiano Caruana. The only way to win this tournament is to win his last game against Grandmaster Jean-Christophe Duda. Ang tanong, alam niyo naman, di ba? Game 1 lang po nanalo si Wesley. Tabla lahat. 7 sunod na tabla. Magpilit po kaya siya dito? Ano po bang nangyari? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Grandmaster Wesley So. Siya po ay nag-E4, nag-E5 naman si Duda. So pagka knight F3, eto, medyo kakaiba. Nag-knight F6, yan po yung tinatawag na Petrov defense. So hindi po nag-knight C6, knight F6, Petrov. Siyempre, ang mainline dyan, tinitakes po talaga yung E5, nag-D6, umatas yung kabayo, and then knight takes E4. After knight takes E4, hindi po tinira ni Wesley yung mainline na D4. Kasi maraming tabla yan. Ang pinili niya po, knight C3 na medyo magulo. Yun nga lang, alam ni Duda. Kasi pagka knight takes C3, DxC3, bishop E7, bishop E3 develop. Kung mapapansin niyo po, inuna ni Wesley, i-develop yung piyesa sa may queen side. Dahil pagka knight D7, queen D2. Kaya ako po sinabing magulo. Ang idea po talaga niyan, magkakasing yan. And then, gagawa ng paraan para maka-attack doon. So yun po ang pinaka-plano nito. So kabilaan yung castling medyo magulo kasi may matinding imbalances. Anyway, nag-castling pa rin po dito si Duda. Nag-castling si Wesley and then knight F6 lang si Duda. Bishop D3 si Wesley, tamang develop po ng bishop. At dito, napaka-agresibo ng tinira ni Duda. Siya po ay nag-C5 agad-agad na linya po yan. Ha? Linya po yan. Ang mga idea po niyan, para po yung reyna mabuksan. Ayun, of course, yung atake pawn storm eh parang suporta mamaya sa pagbomba sa may queen side, di ba? So ang ginawa po dito ni Wesley, rook HE1. Yan po lahat ng tinitira ni Wesley, by the way, number 1 engine mo po 'yan, no? Nagbishop E6 tamang develop, inaatake yung pawn sa may A2 kaya dinepensahan king B1 and then queen A5. Ayan na nga po, umaatake sa king side si Duda, medyo nauna pa yung itim na maka-atake. Pero okay lang yan, linya pala yan. Best move pa rin yung mga tinitira ni Wesley. Nag-C4 si Wesley dyan. Kung mapapansin nyo, pareho silang mabilis tumira. No? And then nag-queen takes D2. Pagka-capture po sa queen, dito na po tumira ng nobility si Grandmaster Wesley. So, ang ginawa niya po ay rook takes D2. Ang dati po kasing tinira, ibalik lang natin, may nag-bishop takes, may nag-knight takes. Pero rook takes D2. Bago po yan, first time nagamit sa tournament, novelty. Ang idea po niyan, gusto pong mag-rook E2 battery position agad. Kasi pag naka-battery ka sabay na G5, madadali po yung bishop, pati yung bishop na nasa likod, no? Kaya nga ang ginawa ni Duda, H6 agad eh. Hindi pinatalon yung knight G5. Nag-rook E2 pa rin si Wesley, rook F8, tapos bishop D2. Ayun, lilipat po dito, ayan, no? Para magandang tingnan. Anyway, nag-rook AD8 lang si Duda eh. Bilis pa rin tumira ni Duda. Si Wesley nag-iisip na po eh. Kasi naramdaman niya na eh. Na alam ni Duda yung opening kaya binago niya. Kaya nga po tumira po siya ng nobility dyan. Anyway, nag-bishop C3 dito si Wesley. Nag-knight D7 si Duda. Knight dito naman si Wesley. Ang pinakaplano tatalon po doon sa may E4. Pero si Duda, bishop F6 lang. Hinamon po yung bishop sa C3. Hindi pinatulan. Nag-knight E4 lang. Bishop takes C3. Knight takes C3. Tapos nag-knight E5 si Duda. So, ang ending po, ang sinasabi ng engine close to equal pero may konting kalamangan pa rin. Kahit papano, yung puti, sa kadahilanan na yung tori niya po, mas maganda na ang dating. Okay, double pawn po na masasabi ito pero may backward pawn naman po sa D6. Yan po ang nangyayari dyan. Ang ginawa po dito ni Wesley, F4, inatake yung kabayo. Siyempre, nag-takes po yan, pasado. Binawi po yan ng pawn. And then, bishop this lang si Duda dito. Na medyo kaduda-duda po. Bakit? Kasi unang tingin, parang takes. Diba? Babawin ng tore. Babawin ulit. Pagka bishop takes, knight lang dito. May bagsak. Nung pala, may bishop C6. Ganun pala idea niyan. Kala ko mawawan pawn down eh. Anyway, balik po natin dyan. Pagka rook takes E8 kasi, hindi kinain ng tore, nag-bishop takes.
Matindi din. Ang idea, para pag nandito ka, saka titira ka ng Bishop C6. So, hindi pinalit yung tore. Si Wesley, nag-A3. Nag-Bishop C6 na nga, nag-G3 lang, and then nag-King F8 para po i-activate yung King, may mga rookie 8 palit-palit. Wesley saw B4. Ayan na. So, binubutas na po yung queen side, medyo nagpipilit si Wesley. Nag-rook E8 dito si Duda at dito ko po talagang napagtanto at na-realize na si Wesley confirm to, nagpipilit. Bakit? Kasi normally pag nandyan, kakainin mo yan. Diba? Hindi mo hahayaan mapunta siya sa open file. Pero Wesley avoided the rook exchange by playing rook F1. Napakagandang tira ng rook F1. Kasi nga, ayaw niyang mapalit. Ang tanong ko, hindi mga kapasok, okay lang kasi dadahan-dahanin digitan, lalayo na naman. Kaya nga po ang ginawa dito ni Duda, nag-A6 lang. Wesley King C2. Nag-B5. Nag-King lang po sa D2 para po yung tore talaga hindi na makapasok. Ang ginawa naman dito ni Duda, nag-Rook B8. Nag-rook B8 para mabuksan yung B file, no? So, ang obvious na threat, takes, tapos may threat. Kaya nga Wesley, so nag-react na, kinain po yung B5 pawn, nag-pawn takes, and then rook C1 na nagustuhan ko talaga yung idea niya. Astig yung rook C1 eh. Kasi, mapipilitan po na mag-takes sa B4. Kasi pag hindi po tinakes yan, example, no, tinakes, takes, tapos knight B1 lang, bagsak po yung C-pawn. Ganun mangyayari. Kaya nga, tinakes po yung B4, binawi ng pawn, and then nag-rook A8, kailangan po yung tira na yan. Pag hindi niya ginawa yan, unahan siya. Sa position po na to ang nakuha ni Wesley kahit papano, may konting kalamangan dahil medyo bad po yung bishop. Yung pawn po sa B5, mas madaling atakihin yan compare po dito kasi hindi magamit yung bishop pang attack sa B4 eh. Opposite kulay eh. Anyway, Wesley saw, dito po, tumira po ng rook C2. Ibalik ko lang, no? May sinasuggest yung engine eh, na idea na rook E1 o rook F1. Na mahirap intindihin, hanip na yun. Ang hirap pong intindihin. So, let's say, ano ka lang daw, rook E1, mag-G6 lang daw yung black, lalapit na ganun. So, ang pinakapunto nito, eh, pwede po ata mag-F5 in case na mag-G6. Tapos, pwede ata, yung mga idea na dito, rook F4, tas ganun. O, bukod sa may atake doon, may depensa doon. In case kasi pamasok yung tore, ganyan kasi yung way ng pag-atake. Anyway, ang ginawa po dito ni Wesley nga, eh nag-rook C2 eh. At pagka rook C2, nag-king E7. Pagka king E7, nag-rook A2 si Wesley. Nung tinitingnan ko to during live, akala ko may winning chances pagka rook A2. Kasi pasado po ipalit yan eh. Pag hindi po kasi pinalit, umalis po yung tore dyan, makakapasok, ayan, mananalasa. Lamang talaga doon. Ang puti, kaya pasado kainin, takes, and then napunta sa knight and bishop endgame, medyo bad po ng konti. Pero si Duda, may tinira po dito na hindi ko na-expect talaga. Siya po kasi nag-F5. Napagandang tira. Bakit po? Normally, eto ah, hindi mo dapat nilalagay yung pawn, same color ng bishop. Kasi example, ikot-ikot lang dyan. Di ba may mga weakness kang dapat depensahan? Di ba parang ang labo ng F5 na tira. Pero mga sir, yung palang idea na yan is to eliminate all point of entry para sa king, di makapasok. Kasi pagka knight C3, na king F6, king E3, na king E6, ayan o. Hindi ka makakapasok. Kasi pag pumasok ka dito, pag pumasok ka dyan, saan ka pupunta? Bantay sarado yan. Ang pinakamaganda, magna-knight ka sana dito, pupunta yung knight sa D4, atakado yung bishop. Kaso pag gumalaw yung bishop, yung king mo hindi na makakapunta ng D4 to sana makapush forward kahit papano eh. So, nawalan po ng pasok yung puti dahil sa F5. Dahil ang only way nilang po dito is H3. Ayan, King F6, King F2, H5. Ayan na nga, oh. Ayan na nga yung only way. Papasok sana dyan, eh. Papasok po. Kaso hinaharangan dahil po sa F5 na yan. Kaya nga, nag-knight D1 na lang, nag-King F7, Knight E3, Bishop D7, King F3, Bishop C6, at dito na po natabla pabalik-balik. Walang magawa si Wesley. Napakaganda naging opening surprise na yon ni Duda kay Wesley, no? Petro. At nakatabla po siya madali. Pero ang nagustuhan ko po sa laban na to, Wesley so talagang piniga. Natabla lang talaga piniga.
Siyempre, sabi ko nga, pag sobrang galing ng kalaban mo, wala kang magagawa. Kasi at some point po, 99.3 at 99.5% yung accuracy nila. So para sila mga engine talagang tumira. Siguro, ang masasabi kong medyo hindi naging maganda for the side of Wesley, baka yung opening choice. Hindi siya sinuwerte sa opening choice na nagkataon, alam na alam, ni Duda. Do pinili niya magulo, kaso alam na alam ni Tute. At dahil po sa tabla na yan, ito po ang kabuang pangyayari sa last round. Ayan po, natabla si Duda, si Rapport Fabiano Caruana, natabla din. Sayang kung nanalo si Wesley. Magtatay sila ni Fabi. Si Alireza MBL tabla din. Arish Giri tabla kay Nepo. Lamang si Nepo doon natabla. Pero Ding Liren finally nakascore. Panalo po siya kay Bogdan Daniel Dayak. Anyway, ito po ang standing after po ng lahat ng laban. Kung makikita nyo po, champion po si Fabiano Caruana with 5.5. Sumusunod si Wesley Rapport, Anish Giri, Alireza with 5 points. If I'm not mistaken, ang nakuha ang premium nila Wesley is around $43,000. Hati-hati sila. Mga tie for second. Anyway, dyan po natapos ang torneyong ito. At maraming salamat sa mga tumulong at sumuporta sa ating pong stream kasi halos nilive stream ko to everyday. Thank you din po sa mga nag-donate para po sa chessboard natin sa GCash. Meron na po tayong total of 12,066.99 cents na GCash worth of chess materials na ipamimigay yan. Of course, may kasama manggagaling sa akin mismo 20 chess set or more. Ayan, so maraming salamat po sa suporta ninyo. Abangan nyo po yung mga susunod na tournament na i-cover natin. Abangan nyo po yung mga next video upload natin at mga iba pang live streaming na darating. Muli ito po ang inyong coach, Pede Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pong pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Salamat ulit. Bye-bye.